Makasaysayang araw, ngumiti at magsaya dahil bagong aralin ay narito na. Ako si Teacher Leslie, ang inyong ARPAN buddy. Sabay-sabay nating balikan ang ating makulay na nakaraan. Dito lang yan sa Araling Panlipunan! Mahilig ba kayong manood ng mga palabas na mayroong superhero? Sila yung mga tao na nagtataglay ng extraordinaryong lakas o superpowers upang labanan ang mga masasamang tao. Sila ang nagpapanatili ng kaayusan ng ating mundo. Sige nga, pakibulong sa akin kung sino ang paborito mong superhero. Aba, kilala ko rin sila. Marahil ang ilan sa inyo ay kilala si Lastikman, Gagamboy, Captain Barbell at Darna. Pero alam ba ninyo na kahit sa totoong buhay ay mayroon tayong mga superhero? Sila rin ay nagbuwis ng kanilang buhay upang mapalaya tayo mula sa pananakop ng mga dayuhan. At syempre, magkaroon ng kaayusan ng ating bansa. Wala man silang superpowers, pero taglay nila ang tanging lakas at tapang at pagmamahal para iligtas ang ating bansa. Gusto niyo bang makakilala ng ilan sa kanila? Magaling! Ako man ay na-excite rin na makilala ang mga natatanging bayani ng Himagsikang 1896 at Katipunan. Sana, bago matapos ang ating aralin ngayong araw, ay mabigyang halaga rin natin ang kanilang kontribusyon sa pagkamit ng ating kalayaan. Nakikilala niyo ba kung sino ang nasa larawan? Tama! Siya ay si Dr. Jose Rizal. Siya ang ating pambansang bayani. Eto kaya? Sino kaya ito? Mahusay! Siya ay si Andres Bonifacio, ang tinaguriang ama ng Himagsikan. Tingnan nga natin ang ikatlong picture puzzle. Sino kaya ito? Tama kayo! Siya ay si Marcelo H. Del Pilar. Siya ang kilalang propagandista at manunulat sa panahon ng mga Espanyol. Aba! May larawan ng isang babae. Nakikilala niyo ba kung sino siya? Magaling! Si Melchora Aquino, nakilala rin bilang Tandang Sora. Siya ang ina ng Katipunan. At para sa huli nating larawan, sino naman kaya ito? Tumpak! Siya ay si Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng bansang Pilipinas. Napakahusay ninyo! Matagumpay ninyong nakilala ang ilan sa mga natatanging bayaning Pilipino na nakipaglaban para sa ating kalayaan noong panahon ng Himagsikan. Alamin naman natin ngayon ang kanilang naging kontribusyon sa ating kalayaan. Simulan natin kay Dr. Jose Rizal. Ipinanganak siya noong 19 Hunyo, 1861. Siya ang ating pambansang bayani. Siya rin ang lumikha ng mga nobelang Noli Mi Tangere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa. Noong Agosto 1896 ay nagrebolusyon ang Katipunan laban sa mga mapang-aping Espanyol. Bagamat hindi pabor sa marahas na pamamaraan, si Rizal ay inaresto at ikinulong. Matapos ang isang paglilitis, si Rizal ay nahatulan ng sedisyon at sinintensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Isinagawa ang pampublikong pagpatay kay Rizal sa Maynila
noong 30 ng Disyembre, 1896. At alam niyo ba na 35 taong gulang lamang siya noon? Ang kaniyang kamatayan ay nagbunsod ng higit pang pagsalungat sa mga panuntunan ng Espanya. Dito nagsimula ang paghahangad ng Pilipinas na makakamit ng kalayaan. Naging malinaw ba ang pagkilala mo kay Dr. Rizal? Magaling! Ngayon, dumako naman tayo sa ating ikalawang bayani, si Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong 30 ng Nobyembre, 1863, sa Tondo, Lungsod ng Maynila. Siya ay kilala sa tawag na Supremo at di naglaon ay kinilala rin bilang ama ng himagsikan at rebolusyong Pilipino. Siya rin ang tagapagtatag ng kataas-taasan kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Kilala rin ito sa tawag na katipunan. Ito ay isang lihim na lipunan na nakatuon sa pakikipaglaban sa mga Espanyol na sumakop sa Pilipinas. Layunin ng KKK na magkaisa ang mga Pilipino upang palayain ang bansa laban sa Espanya sa pamamagitan ng isang himagsikan. Ngayon, kilalanin naman natin si Marcelo H. Del Pilar at ang mga nagawa niya para sa ating kalayaan. Si Marcelo H. Del Pilar ay isang propagandista. Siya ay isa sa mga Pilipinong gumamit ng pagsulat upang ibunyag ang mga maling pamamalakad ng mga Espanyol. Noong 1882, itinatag ni Del Pilar ang pahayagang Diyaryong Tagalog na naglalaman ng mga kaisipang pupukaw sa mga Pilipino upang magising ang pagmamahal sa bayan at magkaroon ng liberal na ideya ang mga magsasaka at magbubukid. Aniya, ang paghihimagsik ay ang huling lunas, lalo na kapag ang tao ay naniniwala na ang mapayapang paraan ay walang saysay upang masigurado ang mga lunas sa kasamaan. Ang ideyang ito ay naging inspirasyon ng katipunan ni Andres Bonifacio. Tanda mo pa ba ang unang tatlong bayani ng himagsikan? Mahusay! Nakilala at natutuhan natin ang naging kontribusyon ni na Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio at Marcelo H. Del Pilar sa ating kalayaan. Pero mga bata, alam niyo ba na walang pinipiling kasarian ang pagmamahal sa bayan? Dahil ang susunod na bayaning ating makikilala ay isang babae. Siya ay si Melchora Aquino. Kilala rin siya sa tawag na Tandang Sora, Ina ng Katipunan, Ina ng Himagsikan, at Ina ng Balintawak. Sa edad na 84, naipakita niya ang kaniyang kabayanihan sa panahon ng Rebolusyon noong 1896. Ang kaniyang bahay ay naging lugar ng pagpupulong at pagamutan rin para sa mga katipunero. Nang malaman ito ng mga Espanyol, siya ay pinilit nilang magsalita laban sa katipunan. Pero, hindi siya nagsalita laban sa mga kapwa Pilipino. At dahil dyan, siya ay ipinatapon sa isla ng Marianas. Nakabalik lamang siya dito sa atin noong Pebrero 23, 1903, sa panahon na natalo na ng mga Amerikano ang mga Espanyol. Namatay siya sa edad na 107 noong Pebrero 19,
919. Sa kaniyang ngalan, isinunod ang Tandang Sora, isang lugar sa lungsod ng Quezon sa kasalukuyan. Nakakahanga, di ba? Aba, nakakaapat na tayo mga bata. Hulaan nyo nga kung sino ang susunod. Tama, siya ay si Emilio Aguinaldo, ang ating unang pangulo. Isang batang general si Emilio Aguinaldo nang maging pangulo siya ng Republika ng Pilipinas. Isa siya sa bayaning nakibaka sa kasarinlan ng bansa laban sa mga Espanyol at mga Amerikano. Noong 12 ng Hunyo, 1898, idiniklarin niya ang kalayaan ng Pilipinas sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite. Dito rin unang narinig ang pambansang awit sa saliw ng bandang San Francisco de Malabon. Karagdagang impormasyon, isinulat ni Julian Felipe at nilapatan naman ng liriko ni Jose Palma ang ating pambansang awit. Sa araw ring iyon, binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang tagapayong pandigma ni Aguinaldo ang isinulat niyang Acta de la Proclamación de la Independencia del Pueblo Filipino o ang Batas ng Pahayag ng Kalayaan. Hayan, nakumpleto na natin silang lima. Nasiyahan ba kayo sa mga bago ninyong natutunan? Magaling! Sina Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Andres Bonifacio, Melchora Aquino, at Emilio Aguinaldo ay mga bayaning bahagi na ng ating nakaraan. Nararapat na isa puso at isa isip natin ang kanilang mga gawain. Mga bata, sa kasalukuyang panahon ay napakarami nating bayaning maituturing. May naiisip ka bang halimbawa ngayong panahon ng pandemya? Tama! Ang mga health workers at iba pang frontliners. Sila ay patuloy na kumikilos upang buong pusong makapaglingkod at makapagbigay ng serbisyo medikal. Nakakalungkot mang isipin na ang ilan sa kanila ay nagbuwis na rin ng kanilang buhay. Kaya naman, pahalagahan natin sila. Maaari talaga natin silang ituring na mga makabagong bayani dahil sa kanilang pagsasakripisyo. Kayo mga bata, gusto nyo bang maging isang bayani? Magaling! Kanina ay tinalakay natin ang mga naging ambag o kontribusyon ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo H. Del Pilar, Melchora Aquino at Emilio Aguinaldo. Ngayon naman ay subukin natin ang inyong mga natutuhan. Tatawagin natin itong pick a door. Kailangan lamang masagutan ang mga tanong sa likod ng bawat pinto. Isipin mong mabuti ang mga bayani at ang kanilang mga naging kontribusyon. Handa na ba kayo mga bata? Halika, simulan na natin. Tara na sa unang pinto para sa unang tanong. Sino ang kinilala sa tawag na Tandang Sora, ina ng Katipunan, dahil sa pagsisilbi niya at pagtulong sa mga sugatang katipunero noong panahon ng himagsikan? Sino kaya ang tinutukoy ng tanong? Tama! Si Melchora Aquino. Magaling! Halika kayo, samahan ninyo ako sa ikatlong pinto. Sino ang tinaguriang bayaning lumikha ng mga akdang Nolimitanghere at El Filibusterismo noong panahon ng pananakop ng Espanya sa bansa? Sino nga ba? Tama! Walang iba kundi si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani.
Ngayon, piliin naman natin ang ikalawang pinto. Sino ang pinakabatang general na naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Sino nga kaya ang tinutukoy ng tanong? Mahusay! Siya ay si Emilio Aguinaldo. Dalawang pinto na lamang ang natitira. Tara na, samahan niyo na ako sa ikalimang pinto. Sino ang Pilipinong rebolusyonaryo na nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK? Naisip niyo ba kung sino? Magaling! Siya ay walang iba kundi si Andres Bonifacio. Napakahusay ninyo! Excited na ba kayong masagot ang huling katanungan? Ano pang hinihintay nyo? Halina, buksan na natin. Sino ang propagandista at rebolusyonaryong Pilipino na nagtatag ng pahayagang Diyaryong Tagalog? Kilala nyo ba kung sino ang tinutukoy na bayani? Mahusay! Walang iba kundi si Marcelo H. Del Pilar. Magaling mga bata! Nakakatuwa naman at nakilala ninyo ang mga tao sa bawat katanungan. Dahil dyan, isang arpan clap nga para sa lahat. Venga, Arpanlandia! Para sa ating panghuling gawain, tukuyin natin ang mga bayani at ang kanilang mga pagkakakilanlan. Handa na ba kayo? Para sa ating unang bilang. Natatandaan niyo pa ba kung sino siya? Tama! Siya ay si Emilio Aguinaldo. Ano naman ang pagkakakilala sa kanya? Magaling! Siya ang naging kauna-unahang pangulo ng ating bansa. Para naman sa ikalawang bilang, sino naman ang nasa larawan? Tama! Siya ay si Melchora Aquino. Ano nga ulit ang naging bansag sa kanya? Magaling! Tandang Sora at Ina ng Katipunan. Dumako naman tayo sa ikatlong bilang. Sino ang nasa larawan? Mahusay! Siya ay si Andres Bonifacio. At ano naman ang naging bansag sa kanya? Tama! Supremo at Ama ng Katipunan. Para sa ika-apat na bilang, sino kaya ang nasa larawan? Mahusay! Siya ay si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay kilala rin bilang... Magaling! Ang ating pambansang bayani. At para naman sa ikalimang bilang, sino kaya ang nasa larawan? Tama! Siya ay si Marcelo H. Del Pilar. Kilala si Marcelo H. Del Pilar bilang ano? Magaling! Isa siyang propagandista. Napakahusay ninyong lahat mga bata. Binabati ko kayo. At ngayon, bilang pagtatapos, kumuha kayo ng isang short bond paper at coloring materials. Inyong iguguhit ang inyong paboritong bayani. Gamit ang 2 hanggang 3 pangungusap, isulat ang inyong paliwanag kung bakit siya ang inyong napili. Maaari ninyo itong ibahagi sa iba
upang katulad ninyo ay matutuhan din nila ang kabayanihan ng mga bayaning ating nakilala ngayong araw. O mga bata, sana ay nag-enjoy at natuto kayo ngayong araw. Muli, ako si Teacher Leslie, ang inyong ARPAN Learning Buddy. Dito sa Araling Panlipunan, tiyak na marami kang matututuhan sa makulay na nakaraan. Hanggang sa muli, paalam!